mchezaji Magaa Kamadia, Chalahar Kakami Magaa Kamadia na Sakatikito Aitekomitako sa Paliyaya Kakami Pagamahal na Kamadia. Magandang kami po sa inyong lahat. Masatro sa labing at si kanyang namin. Salamat po una sa Diyos sapagkat binigyan tayo ng ganitong pagkakataon upang sa dapat ito ay magkasama-sama po tayo mag-aral ng mga salita ng Diyos na nakasulat po sa Biblia na sinasampalatayanan po ng Iglesia ni Kristo. Marahil ang iba po sa inyo ay nagtatanong kung ano ang Iglesia ni Kristo. At marahil nagtatanong po ang iba bakit ang Iglesia ni Kristo nagsasagawa po ng ganitong pagtitipon, nag-aanyaya ng maraming mga tao para makapakinig ng mga aral ng Diyos na aming buong itinatagunod at sinasampalatayanan. Bakit nga po ba sinisikap ng mga kaalim sa Iglesia ni Kristo na maraming mga tao ang maanyayahan at makapakinig ng mga salita ng Diyos? Meron po iba humahangat sa ganitong kinusa at pagkakaisa ng Iglesia ni Kristo. Bagamat meron po ilan ay binubunan ang Iglesia ni Kristo sa ganitong mga gawain. Ang sabi po nila, kaya daw ito ginagawa ng Iglesia ni Kristo para sila ay mapansin. O kaya sa layunin lang daw po magparami ng kaalim o miyembro ang Iglesia ni Kristo. Sa gabi ito, mga kabalian at ating tagagagin, malalaman po ninyo kung bakit ang Iglesia ni Kristo ay nagsasagawa po ng ganitong malaking pagtitipon, isang malaking komplikasyon, at dito inihahayag ang mga aral ng Diyos na amin pong sinasampalatayanan. Pero bago po tayo magsimula na mag-aral ng Biblia, nais po namin ipagpauna sa inyo, mga kapatid, mga magulang, mga kapalian, mga kaibigan, na sa atin pong gagawin pag-aaral, hindi po natin pag-aaralan ang opinion. Baka mas maganda yung opinion ninyo isa sa amin. Hindi po natin ang pag-uusapan dito ay kuro-kuro o palapalagan. Hindi po. Ang pag-aaralan natin yung nakalagay o nakasugat po sa Biblia. No more, no less. Sapagkat sa pamit po ng Iglesia ni Kristo, hindi ang mahalaga ay kung ano ang sasabihin ng iba o kaya kung ano ang sasabihin po namin. Hindi po. Ang mahalaga ay kung ano ang sasabihin ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Kaya sa Iglesia ni Kristo po, lahat ng aral o doktrina na sinusunod at ipinag-aaral galing po sa Biblia.
sa gagawin po natin mag-aaral, magtatanong lang tayo. Ang sagot, babasahin po natin sa Biblia. Kung sakali po, meron kayong Biblia sa inyong mga tahanan, pwede po yung ilista o isulat kung ano po yung sitas na amin po babasahin. Isulat po ninyo at pagdating po nyo sa inyong bahay, basahin po ninyo sa inyong Biblia. Magsimula na po tayo sa ganitong katanungan. Bakit po ang mga aalim sa Iglesia ni Kristo ay nagpapagal sa pag-aanyaya ng maraming mga tao para makapakinig ng mga salita ng Diyos? Biblia po ang sasagot. Papasahin po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 40, ang versikulo po ay 9 hanggang 10. Inihayag po ang mabuting balita ng tatwira sa malaking kongregasyon. Narito, ang aking mga labi ay hindi ko pinipigilan o Panginoon. Nalalaman mo yan ng Diyos. Ang iyong tatwira hindi ko tinakpan sa loob ng aking puso. Ang iyong katapatan at ang iyong pagliligtas ay ipinahalap ko. Hindi ko itinago ang iyong mahibigan, kabaitan at ang iyong katotohanan sa malaking kongregasyon. Balik tayo sa tanong, kanina. Bakit mo ang Iglesia ni Kristo nag-aanyaya sa maraming mga tao para makapakinig ng mga salita ng Diyos? Ang sagot po, utos kasi yun ng Diyos. Ano katulayan? Binasa po sa Biblia, ang sabi ng isang lingkod ng Diyos, inihayag ko ang mabuting balita ng katwiran sa malaking kongregasyon. Pag sinabi mo malaking kongregasyon, malaking bulto o malaking grupo ng mga tao, katulad po natin ngayon, ang dami natin, isang malaking kongregasyon. Bakit daw po kailangan magkaroon ng ganitong malaking kongregasyon para ipahaya ang mabuting balita ng katwiran? Alam mo, yung mabuting balita ng katwiran na dapat mong ituro sa malaking kongregasyon, yan din po ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya ano po ang paninindigan ng isang tunay na lingkod ng Diyos? Ang sabi po ng Biblia, ang iyong pagliligtas ay ipinahayag ko, hindi ko itinago sa malaking kongregasyon. Kung gano'n, ang gagawin pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo, sa araw mo ng pag-upong, hindi natin dapat nailihin. Hindi po natin dapat nakitago. Hindi po natin dapat sarilinin ang utos ng Diyos. Ito po ay ihayag at ituro sa malaking kongregasyon, sa malaking bilang ng mga tao. Bakit po? Alam po ba ninyo kung sino ang unang may gusto na ang lahat ng tao ay maligtas pagdating ng pag-uho? Bago po sa tip, i-qualify muna natin yung salitang kaligtasan. Alin po yung kaligtasan tinutukoy dito? Eh hindi po yung maligtas ka sa sakit, maligtas ka sa disgrasya. Iho,
yan po yung kaparusahan pagdating ni Kristo sa katapusan ng mundo, kung tawagin mo ng Biblia, araw ng paghuhukom. Ano po ang pag-aaral sa araw ng paghuhukom o sa ikalawang pagpalito ni Kristo? Pag binasa po niyo sa Biblia, ang lupang ito, ang daigdig na ito, kasama ang lahat ng taong masama o hindi maliligtas, lilipunin ng Diyos sa pamamagitan ng apoy, bukod pa sa tinatawag na dadagdagan apoy. Diyan mo tayo dapat maligtas. Mayaman ka na ang taas na ng pinag-aralan mo, ang sarap na ng pinakain ng pamilya mo, ang dami mo ng pera, pero mapapahamak ka naman sa nagandagan ang apoy pagdating ng araw ng paghuhukom. Kawawa ka. Kaya anong kailangan? Masiguro po ng tao bago madumating ang paghuhukom. Ligtas ba siya? Ano? Alin po? Ah!
sinabi ng katotohanan sa Ingles, true. Kanya-kanya na namang paliwanag. Ipipilit ng iba yung gusto niya, yun ang totoo. Ipipilit ng iba yung alam niya, yun ang katotohanan. Sa palagay ko, itong katotohanan. Huwag palagay yung katalagay. Ano ang palagay sa Biblia? Ano ang tutunan Diyos? Amin po ang katotohanan na dapat malaman ng tao para ang tao'y maligtas. Biblia po ang sasagot. Ikalawang Samuel 7, ang talata ko ay 28. At ngayon, o Panginoong Diyos, ikaw ay Diyos. At ang iyong mga salita ay katotohanan. Alin po ang katotohanan? Sinagot ng Biblia, salita ng Diyos. Siya ang bumili ng mga tao.
mali ang ginagawa. Mababasa mo sa Biblia ang pagsaway doon. Pagkamalingaran, hindi ka magsasabi, pati yan. Gaano mamahal na ang Biblia o salita ng Diyos? Ang sabi mo ng talata, ito ay ang mga pagpapadulog sa tao sa ikalim ng Diyos. Sa pagkatin mo, kung ang pag-uusapan, kaligtasan ng ating mga kaluluwa, pagkatin ng araw ng pag-uhog, ang daming pataya, Biblia, salita ng Diyos. Mga magulang, at ate, at agalit, kakaalo, kapalaya, na itanong na po kayo sa inyong mga sarili, ang reliyon po ba nasa Biblia? Ang pinakaabilong po bang iglesia nasa Biblia? Mga kaibigan, mga kabalingan,
pagkatsya ko ang kakasangkapanin ng Diyos para tayo maligtas pagdating ng pagbubuhay. Ayaw kay Kristo. Kahit mo kumilala sa Kanya at saka sa Diyos, kung hindi mo nakabatay sa kalooban ng Diyos, maligtas ba? Mateo 7:21 hanggang 20:4, makikita nyo ang sabi ko ng Biblia. Ito po. Masari po natin. Hindi ang lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa lamang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghatol, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi mo ba nangaral kami sa iyong pangalan? Nagpalayas kami ng mga demonyo? Sa iyong pangalan, gumawa kami ng mga milagro? Sa iyong pangalan, subalit, sasagutin ko sila, hindi mo kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayo masasama ang mga tao. Si Kristo po may salita. Ano sabi niya sa pagbabalik niya sa araw ko ng pag-uko? Maraming kapila. Maraming tatawag sa kanya. Ang tawag mo sa kanya, Panginoon! Alam si Kristo, Lord. Yung iba ayaw pa ng Tagalog. Gusto ni Kristo, simple lang po, wag po tayo.
kwalikuwa kwenda ndani ya mungu hakuna maneno lakini takapanasikia takajaa akaamini jaimbawe Upang makanin ang Iglesia.
ακουγόταν κάμωρα, συναγόταν Βιβλία, Ιγκλέσια με Κρίστο. Αν τον λαό να καταλήγαν να κερδίσει με Κρίστο, αν σαν την Απόστε Πάντο, είναι λόγος να κουβουγώ την Κρίστο. Σαν να τα πει, γιου τα δουλειά την καλύτερα. Η τάτα του να δουλειάμε, σαν στα δουλειάμε. Αν τα δουλειά καλύτερα, γιου κουβα που είναι λιγνάτη, να μας πούνε τα σαβίλια. Η τάτα του να δουλειάμε, σαν Ιγκλέσια την Κρίστο, ο Ιγκλέσια. Αν η Εκκλησία του Χριστού να γιώθει, διότι συνάντησε
Iglesia Católica, Iglesia de Cristo Gala. Sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa araw, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan kung higit maglipod sa mga tao sa pamamagitan ng labing dalawang apostol. Sa Iglesia ito, Iglesia de Cristo, ang lahat ay obligado na maging kaamin upang maligtas yung mga tao na sa pamamagitan ng kanilang maluhang pagkakamali, hindi alam ang tunay na iglesia o kaya ito'y alam pero kung maging umamin, hindi maligtas. Hindi po kami isang binasa na po natin. Makapahin po ang sumula. Ang tanggal, obligado ang maging kaanib sa tunay ng iglesia. Ang tunay ng iglesia daw, tayo sa kanila, iglesia ni Kristo. Kapag ang tao daw, dahil sa kanyang kapabayaan, hindi niya natagasan ang itong tunay ng iglesia. O kaya alam niya, pero tumanggit kumali, hindi daw maliligtas. Sabi ko, hindi lang yan. Nagdala po ako ng isang paglibro. Ito naman po isinulat ng mga pastor protestante. Ang pamagat po, Atay, Kinunay. Ang sumulat po, isang pastor protestante na ang pangalan po ay David Middleton. Siya po ay isang ministro ng Servant Chapel Northridge sa isa po sa mahal protestante. Papasahin ko po sa pahina 26 hanggang 27. Ito po ang sabi niya. Are you in the Church of Christ? Are you a member of His Church? It is a great privilege to be a member of the Church of Christ. The Church is the body of Christ, and Christ is the Savior of the body. Then all who are saved are in that body, and outside that body, there is no salvation. Sa Tagalog po, ikaw ba ay nasa Iglesia ni Cristo? Ikaw ba miyembro ng kanyang Iglesia? Isang dakilang privilegyo ang maging miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ay katawan ni Cristo. Si Cristo ang tagapagligtas ng katawan. Kung gayon, lahat ng maliligtas ay nasa katawan iyon. Sa labas ng katawan iyon, walang kaligtasan. Hindi po ba kayo sabi? Pastor po ng Protestante. Pero baka sabihin mo ng iba, may sinulat mo na lang bagay sa bandang pastor protestante, pati tinatanggap. Pwede ko, hindi kayo sa iyo, isinulat nila, kaya po natin tinatanggap. Natakot ko yung isinulat nila, yun ang lakas mo lang sa Biblia. Kaya ang una kong binasa sa inyo, Biblia, paano tayo maliligtas? Malaman mo yung katotohanan. Ano yung katotohanan? Salita ng Diyos. Ano ang salita ng Diyos sa ni Kristo? Sabi ni Kristo, ako ang buwan. Umasa na sa loob ng kawan. Maliligtas ka. Ang kawan, ang sabi ng Biblia, Iglesia ni Kristo. Ano? Pagka ang tao po, kaalip na sa Iglesia ni Kristo. Natubos niya ng dugo ni Kristo sapagkat ang sabi, yung Iglesia ni Kristo, tinubos ng dugo ni Kristo. Pagka ikaw ay natubos ng dugo ni Kristo, tatanggapin na ba yung pagsama mo? Tatanggapin na ba yung paglilingkod mo? Sapagkat kanina may binasa po tayo sa ni Kristo. Walang kabutuhan yung pagsama mo sa akin. Ang sabi ko niya, hindi ko kayo kinala. Pero pagka ikaw, kaalip na sa tunay na Iglesia na tinubos ng dugo ni Kristo, tatanggapin na ba ang pagsama at paglilingkod mo? Hebreo 9 po, ang talata ay 14. Pakinggan po din.
αγαπάσουν αυτό, σαν την κύριε πολύ. Δεν είναι τα δάχτυλα τα κόψη. Κάτω από φαίρε, αν του πούνε Κρίστο, να σε πούμε από εκεί πέρα που έλεγα από τα μυστήρι του, αν είναι αν είναι σαν Θεός να πλέπε ξαρίδι, να πάνε από τα πιντάσια. Ο Παπαλίδης αν κάτι που δίνει, μου λέει σαν να βάλει μετά από τα μακάλια, σαν καλό, έτω να, σαν καλό, μα τα παπλίδι κοντά του, στα κομμάτι του Θεός. Αν κάτω που σκάλαμε τον πούνε Κρίστο, σαν πακακάνι και σαν πούνε η Εκκλησία, τα κάνει αυτήν την καλαβά, σαν παχνίδι που δεν υπάρχει σαν παμό, όπο. Αν όχι την άλλη, αν σαν πούνε βίντεα, για άλλο παγάνι αν του πούνε Κρίστο, παπλαλή είναι στην καλιά, να πατάω την καλιά, να παπαπλήρει τον καλό, σαν πούνε με Κρίστος. Μα να παγουλιά, μα κατάει την καλιά, μα να χαμοπάει. Άγιο μου Παγιό, να φτάνει η Παγιέτη που λέει πέντε από την Κιλούς. Είναι η δεύτερη μου, αν ξαγείτε με σαν γυπτή, αν ξαγείτε σαν κατοκοβάλλου, με κλείνει η κουτκά, με κλείνει η λιγουκά, με χαλε τη τίσκα, με πάρα τελικά, που πάμε στα καπά, μέσα σε αυτά το παλιό μου σαν γύπτη με ορειδή να δεν θα έρθει από τα δυο στα Κρίστο. Σας αγαπώ, 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 σας αγαπώ
es que haya andado, pero sabe de Cristo, para todo el mundo, santa paja para Pagkakamatayan, pagkakamatayan, hindi kaligtas. Pagkakamatayan,
Dios mayor, na buhay ka pa, at ngayon na hindi pa dumarating ang araw ng pag-uwi. Opo, marami tayong pinagkakabalahan. Mahirap ang buhay. Marami sa akin, marami tayo, isang kahit isang tuha. Naghahanap ng pagkakain para sa pamilya. Naghahanap ng kumustos ng pag-aaral at pag-aaral. Naghahanap ng masisidong ng bahay. Lalo na kung wala namang magandang bahay. Lahat yan na kailangan po natin. Pero mga magulang at pag-aaral, ang pinakamahalaga na yung pagbabalik ni Kristo ay ligtas ka. Yung kahit mahirap ang buhay mo, tinatanggap ng Diyos at ni Kristo ang paglilingkod mo. Tinatanggap ang pagtama mo. Yung pagsinabi mo, Diyos ko, maawa ka, tulungan mo ko. Pakitinggap ka ng Diyos sapagkat nasa loob ka ng kanyang tunay na Diyos at higit sa lahat, ligtas ka pagdating ng pag-uwi. Halina ngayon, mga mababayan, mga kaibigan, mga magulang, ang gabing ito, ibigay ng Diyos sa inyo para lalo kayong magsulit, para lalo kayong mag-arap ano itong Iglesia ni Kristo. Hindi po namin sinasabi kung Iglesia ni Kristo kayo maraga. Hindi ho. Pero naawa ang Diyos. Tama, tulungan mo po lahat ng mga nakapagaling ang patuloy sa pagsusulit at maawa mo ang Diyos. Buksan mo ang isip at puso nila para yakawin ang katotohanan magkasama-sama kami sa tunay na Iglesia, sa Iglesia ni Kristo na maliligtas pagdating ng pag-uwi. Mga kapatid, naka-alig na sa Iglesia ni Kristo sa pamumuno ng marami po kayo. Marami sa inyo, umilan na ng mahabang panahon sa paglilingkod sa Diyos sa loob ng Iglesia. Marami na kayong puhunan. Marami na kayong sakripisyo. Mga kapatid, konting panahon na lang. Huwag kayong bibitin. Huwag kayong magpayat. Mawalay kayo sa paglilingkod. Magpatuloy kayo sa kasimplahan ng pagka-Iglesia ni Kristo. Hindi sayang ang ating mga pagpapatay. Pagpapalik ni Kristo. Magmamana kayo ng buhay na wala. Maawa ang Diyos. Paspasan kami lahat. At bisan pagpatunayan, nakikinig siya sa akin. Sana naman, lahat ng may sakit na nalito. Kung kalooban mo, hinihiling natin sa iyo. Gumawa ka ng kababalaghan. Magpagaling ka sa lahat ng pamamagitan natin. Lahat ng nalito, na may bitbit na problema. Gaano man kami ng Ama, tulungan mo po. At higit sa lahat, ang liwanag ng iyong katotohanan, itatakbo sa isip mo nila. Kalaking mag-isulit ng Santo, magsama-sama kami sa loob ng Iglesia ni Kristo, maglilingkod sa iyo at magmamanan ng iyong mga pangako. Paspasan tayo lahat ng Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tumayo kayo. Magpapasalamat tayo sa